ating mga kaibigan at mga katropa. Welcome to my channel. Sa araw na ito, meron ako sa inyong ibabahagi. Ito'y malimit gusto ng mga kababaihan. Ito'y pwedeng pang merienda, pang almusal. Kalimitan 'tong ginagamit sa mga handaan. Pero ngayon, meron akong kakaibang lutuin na twist sa atin ngayon. Kung naririnig niyo ang ubi halaya at ginagamit ang ubi, ngayon gagamit naman tayo ng gabi o sa English ay taro roots. Bago ang lahat, please like, share, and comment. Push that button and subscribe. Tara! Okay, simulan na natin. Ito ang mga sangkap sa ating lulutuin na ubi halaya, gabi version or tinatawag na taro roots. Isang kilo ng gabi. One can coconut milk, 400 ml. One can evaporated milk, 365 ml. One can condensed milk, 380 ml. 75 grams margarine. One cup brown sugar. Food coloring, color violet. Okay, so sisimulan na natin. Una ay babalatan natin ang ating gabi. Kukuha tayo ng container or ng planggana na malinis. Okay, tapos ang ating peeler. Lagay natin yung ating gabi sa planggana. Guys, kaya ako naman to sinishare sa inyo dahil kung sakaling walang ubi kayo makita sa palengke, may alternative naman. So, pwede naman kayong pumunta sa palengke at kung wala kayo nakitang ubi, pwede naman gamitin yung gabi. At guys, hindi rin nyo alam na yung gabi at yung ubi para magkatulad lang yung texture din ng kanyang meat ng ube at saka ng gabi ay magkaparehas. Kaya wala din kayong ipangangamba na ang lasa ay ganun din. Hindi din naiiba. Yan. So, ipilang natin ito ng maayos. So, pag binalatan nyo ito, sakto to mga isang kilo. Saka yung mga misis dyan o mister na gusto magnegosyo, ay magandang pagkakitaan din to. Yan. So, balat na. At pagtapos nito, ay ating hihiwain ng maliliit. Bago natin siya ilaga. Okay guys, so hiwa na. At hugas na ang ating gabi. So, ating hihiwain ito ng maliliit. At maya-maya, ilalaga natin siya pagtapos nating hiwain ang mga ito.
Kasi, yung iba, kaya ako naman hiwain to ng maliliit. Kasi, gagamit tayo dito ng blender. Kapag nailagaan na natin ito, malambot na. Tapos, gagamitin natin naman ang blender. Yung iba, ilalaga nila. Tapos, gagamit naman sila ng yung pang ano ng keso. Oh, ito na mga katropa, nahihiwa na natin ang ating gabi. So, pagtapos nito, ay atin ang ilalaga. Okay, so atin ang ilalaga yung ating gabi. So, ilagay natin itong lahat ng hiniwa natin. Tapos, maglalagay tayo ng tubig. So, guys, remember, hindi nyo pwedeng maraming tubig ilagay. Dapat pantay ito doon sa gabi. Yung laman ng gabi. Huwag masyadong level lang yung tubig. So, ito, tama na to. Itong ganitong level ng tubig. So, tingnan nyo, guys, hindi siya over yung tubig. So, ilalaga natin itong gabi ng 1 hour. Okay, so malambot na to. Madali natin itong dudurugin. Pero sa akin, hindi ko to yayadya din. Idadaan ko ito sa blender. Mamaya makikita nyo guys kung paano ko gawin. Basta tatandaan nyo lang guys, 1 hour or 45 minutes. Yan ang cooking time ng paglalaga ng gabi. Para sure natin na malambot yung gabi. Itong sabaw na to, hindi natin to sasama. Malamig na ang ating gabi. So tayo ngayon magsisimula na giling or i-blender natin yung ating gabi. So simulan na natin. So lagyan natin ang ating blender. Huwag natin ilalagay lahat ng gabi. Konti-konti lang. Para lahat ay magiling. Tapos, ito yung ating gata. Hahati natin to sa tatlo. Tatlo o dalawa. Yan. Okay guys. Huwag kayong magdadagdag ng tubig. Gata lang.
Tapos takpan natin ng ating blender. Okay. So, simulan natin. Beginning ito i-blend. Oops! May nalimutan pala ako. Dapat lagyan na natin to ng food coloring para magkulay ube yung ating gabi. So, patakan natin ng konti lang yung ating biniblender na gabi. So, kita nyo guys, ang ganda, no? So, ilagay natin siya sa malinis na container. At ating tanggalin. Yung laman dami. Ganun din uli ang proseso. Okay, ito na yung pahuli ng binilender nating gabi. Pagtapos nito, tayo na mag-iinit ng ating kawali at sasalang na natin itong binilender nating gabi na kulay ube. So guys, eto na yung ating binilender na gabi. Okay guys, so tayong magsisimula na magluto ng ubing halaya na gawa sa gabi. So una, ilagay natin ang margarine. Tutunawin natin ito. Guys, pag nagluluto tayo ng halaya, lagi nating i-check nasa ano lang siya, lower heat lang yung ating kalan para hindi agad masunog yung ating lulutuin at mahahalo natin yung ibang mga sangkap ng tamang-tama. Yan. Tunawin natin yung ating margarine. Okay. So pag tunaw na to, isusunod na natin yung gabi. Okay. So lagay na natin yung gabi. Ibuhos natin lahat. Ayan. Ito talagang tamang-tamang panghimagas. Saka itong halayang gabi, pag nakain mo to, hindi ka mauuta kasi saktong-sakto lang yung lasa na ating gagawin. So, haluin natin ito. Tapos mamaya, pag nahalo na natin maigi, at na nasipsip na nung gabi yung margarine, ilalagay, sunod nating ilalagay ang asukal. Guys, inuulit ko ha, may hinang apoy lang, baka kasi biglang masunog yung ating niluluto. Yan, okay na to. So, susunod natin ay ang asukal. Ibutbut natin ang 1 cup ng brown sugar. Tapos haluin natin ito muli.
Okay. Doon naman sa mga gustong magnegosyo, maganda to. Malaki ang magiging tubo mo dito, malaki. Ayan. So, hindi mo akalain na ang ginamit mo ay gabi, pero kulay ubi siya. Ang masasabi ng iba, ubi yung ginamit mo, pero hindi nila alam na ito ay gabi. Okay guys, sunod natin ang condensed milk. Okay, simutin natin yung loob. Kasi yung loob ang pinakamasarap dyan eh. Kung wala kayong gatas na mahanap, yung gatas ng ina, pwede din. Joke lang ha. Tapos, huli ang evap milk. So, matamis, makrema, masarap ang ating halayang gabi. So, ating habang inahalo ay hihintayin natin itong kumulo. Ang ganda ng kulay, ano? Doon sa mga nagda-diet, kalimutan nyo na muna mag-diet. Dahil pag natikman nyo to, panigurado. Masasarapan kayo. Kumukulo na siya ng maigi. Medyo malapot na itong ating halayang gabi. Pero pagpatuloy pa rin natin ang paghahalo hanggang sa ito ay tuluyang lumapot. Maya-maya ito ay ano na. Paigan na yung nilagay nating mga recados, tapos lapot na ito, mamaya-maya lang. Okay guys, eto na. Medyo papalaban na tayo dito dahil kailangan natin itong haluin ng mabilis at ang ating halay ay tunay na nagiging malapot na. Maya-maya lang, ito ay ating iha-ahon na. O aahunin na natin mamaya-maya lang. Guys, bago natin matapos itong aking video, please like, share, and comment on my video dito lang sa aking channel. Okay guys, ito yung mga gagamitin kong lalagyanan ng halayang ube. So, 6 to sa 1 kilo. Kung susobra, edi tubo na ako ng pambenta ng ube halaya kung magbebenta ako. Okay guys? Okay mga kaibigan, malapit na. Patapos na itong ating ginagawang ube gabi halaya.
maya-maya lang aking papatay na ito at ilalagay ko na siya sa ating lalagyanan. At ating hinaan sa mahinang apoy. Okay. Kita niyo yan? Kita niyo mga katropa, wala na. Hindi na dumidikit yung ubi halaya natin sa kawali. Ibig sabihin nito ay tutuloy siya. So, atin ang papatayin. Ayan. Ayos to. So, ilalagay na natin yung mga ating lalagyanan. So, itong ginamit kong sandok ay merong oil or mantikilya. So, para pag sinalin na natin ito, hindi didikit ito. Ayan, mga guys. Ingat lang at mainit. So, pagsasalin, dahan-dahan lang. Kasi baka maaari kayo madisgrasya, ingatan nyo din ang inyong sarili. So, pagtapos nito, palalamigin natin to. Titingnan natin kung masarap nga itong gabi halaya. Okay mga katropa, ito na ang ating ubi halaya na gawa sa gabi. Sana'y gustuhan nyo ang aking video.